Hi everyone! Ito si Teacher Sydney at ngayon ay pag-aaralan natin ang lesson para sa Health, Quarter 4, Week 7. Ang tatalakayin natin ay ang pangunahing lunas para sa mga karaniwang pinsala at kondisyon. Ano nga ba ang mga ito? Bago yan ay... Ito ang ating matututunan sa talakayang ito. Una, iba't ibang uri ng karaniwang pinsala at kondisyon. Pangalawa, mga paraan kung paano lunasan ang mga ito. Ano nga ba ang salitang lunas? Ang lunas o ang mga lunas ay maaaring gamot o mga dapat gawin upang hindi lumala o magamot ang pinsala at kondisyon sa katawan. Ang mga lunas ay tulad ng mga gamot na nakikita ninyo sa screen. Ano ang gagawin o ano ang dapat gawin kapag ikaw ay may sugat o may wound in English? Una, hugasan ang sugat gamit ang sabon at tubig. Linisin mabuti upang matanggal ang dumi. Pangalawa, gumamit ng sterilized tweezer. Ito yung mukha ng sterilized tweezers. Dapat sterilize siya. Dapat na-disinfect using alcohol. Kapag nililinisan ang ilalim na bahagi ng sugat na natatakpan ng nakalaylay na balat. Nakalaylay or nakausli in Bisaya nagbitay. Huwag lagyan ng alcohol, patak ng iodine o mertiolet ng direkta sa nakabukang sugat upang maiwasang mapinsala ang laman at mapadali ang pagpapagaling ng sugat. Ibig sabihin, itong mga gamit na ito, alcohol o kahit ito ay dapat ginagamit sa panlabas na parte ng sugat lamang. Linisin ang sugat gamit ang hydrogen peroxide o mas kilala natin sa tawag na agua oxigenada. Ito iyon. Paraan ang direktang pagdiin ng sugat. Una, direktang diinan ang mismong sugat sa pamamagitan ng gasa o ng malapad at makapal na panyo. Kapag dumudugo ang isang sugat, kailangan mo itong diinan ng gauze o gasa. Ito yung gauze. Pangalawa, kung ang pulso ang nagdurugo, epektibo ang pagtaas nito sa posisyong mas mataas sa puso at matapos nito ang pagdiin sa sugat. Saan nga ba ang pulso? Ang pulso ay makikita natin dito banda sa kamay. Kapag ikaw ay may sugat dito, kailangan mo itong itaas upang hindi mas lumala ang pagdurugo. Dapat nasa ibabaw sa puso. Dito yung puso. Hindi direktang pagdiin sa sugat. Idiin ang mga daliri sa malaking sugat sa posisyong mas malapit sa puso kaysa mismong sugat. Minsan, mas kailangan nating diinan o bigyan ng pressure ang mga bahagi ng katawan upang hindi mas lumala ang pagdurugo, hindi mismo ang sugat. Posisyon ng sugat kung saan dapat maglagay ng diin. Diinan ang harap ng tenga kapag ang mukha ang nagdurugo. Halimbawa ay may sugat ka sa mukha, dapat diinan mo ng pressure dito banda upang hindi magdurugo ng magdurugo ang sugat. Pangalawa, diinan ang ilalim ng kilikili kung nagdurugo ang ilalim ng siko, diinan ang loobang bahagi nito. Kung ang iyong sugat ay nasa banda rito, kailangan mo namang diinan o bigyan ng pressure ang ilalim ng iyong kilikili. Kapag nagdurugo ang binti, diinan ang itaas ng bahagi ng hita. Ang hita malapit sa legs, ito ay para hindi mas dumugo ng dumugo ang binti. Kailangan mong tumawag sa 911 o sa ating local number 116 upang humingi ng tulong kapag ang iyong sugat ay nasa banda rito. Una, kapag ang bleeding ay severe o malala. Kapag nasa chest ang sugat, kapag merong spurting o paglabas ng dugo tulad nito, kapag ang bleeding ay hindi tumitigil sa loob ng 10 minuto, kapag malalim ang sugat, kapag may impeksyon, kapag nasa mukha, kapag mayroong dumi ang sugat, at kapag ang sugat ay dahil sa pangangagat ng isang hayop. Ito yung dapat nating sundin kapag tayo ay nasugatan, tulad ng ating tinalakay kanina. Ano naman ang dapat gawin kung ikaw ay nag-nosebleed o binabalingoy-ngoy? Una,
Umupo ng matuwid at iyuko ng bahagya paharap ang ulo at pisilin ang malambot na bahagi ng ilong sa ibabang bony bridge tulad ng nakikita ninyo. Bakit nga ba dapat iyuko? Ito ay upang ang dugo ay hindi ma-stuck sa ibabaw sa malapit sa bridge ng ilong. Pangalawa, ibuka ang bibig upang makahinga ang biktima o ang pasyente. Pangatlo, maglagay ng malamig na panyo sa noo at nose bridge kapag ang pagdurugo ay hindi huminto pagkatapos ng 10 minuto o 10 minuto. Maglagay pa rin ng dimpo o towel kahit huminto na ang pagdurugo para mapadali ang pagsasaayos ng blood vessels. At panghuli, kapag hindi pa rin humihinto ang pagdurugo sa 2 beses na pagbibigay ng lunas, dalhin kaagad ang pasyente sa doktor o sa emergency room. Ito yung bandang nose bridge at ito naman ang malambot na bahagi ng iyong ilong. Dapat kang yumuko. Ito ay nililinis lamang kaya dapat hindi siya nakayuko. Kapag dumudugo pa rin ang ilong, dapat siyang yumuko upang ang dugo ay hindi ma-stuck bandang dito ng ilong at para makahinga pa rin siya at hindi ma-clogged ang nose at hindi mag-drip ang blood sa loob ng kanyang respiratory system. Yuyuko siya at kapag sa loob ng 10 minuto hindi pa rin gumagaling, hindi tumitigil ang pagdurugo ng ilong, kailangan na niyang mapunta o mapadala sa emergency room at humingi ng tulong sa doktor. Kapag ikaw naman ay nakagat ng insekto o may insect bite, ito ang dapat mong gawin. Una, hugasan ang bahagi ng katawan na nakagat ng insekto gamit ang sabon at tubig. Napaka-basic lang. Pangalawa, tanggalin ang karayom na iniwan ng bubuyog o ibang insekto sa pamamagitan ng marahang pagkayod sa balat ng kutsilyo, kuko, o matalas na bahagi ng isang bagay. Hindi natin nakikita ang karayom na naiiwan ng bubuyog o ng anumang insekto, kaya kailangan nating i-scrape o i-push ang isang card o ang ating nail sa balat upang matanggal ang napakaliit na karayom na naiiwan kapag tayo ay nakakagat ng insekto. Pangatlo, lagyan ng yellow o cold compress sa bahaging may kagat upang mapabagal ang pagkalat ng kamandag. Pang-apat, talian ang braso o bahaging katawan ng kagat upang huwag kumalat ang lason at itakbo sa ospital. Panghuli, ihiga ang biktima kung nakagat ng alakdan o gagamba. Siguraduhin na ang bahaging kinagatan ay mas mababa kaysa posisyon ng puso. So, paano nga ba dapat natin gawa ng paraan kapag ikaw may insect bite? Halimbawa ng mga insekto ay itong nakikita nyo sa screen. Kapag kumakagat ang isang insekto, karaniwan itong nag-iiwan ng isang karayom na hindi agad natin nakikita. At kung ito ang balat, kapag umaalis ng insektong ito, naiiwan ang kanilang needle or stingers. Para matanggal ito, kailangan natin itong i-scrape gamit ang isang card or ang ating kuko. So halimbawa, ito yung ating card. Kailangan nating i-push sa part ng skin na ito upang itong karayom ay matanggal. At sundin lamang natin ang mga nabanggit kanina. Dapat lagyan ng ice, dalhin sa doktor, humiga, ipahiga ang pasyente, kung saan ang puso ay mas nasa ibabaw kumpara sa kung saan nakagat ang isang tao o ang pasyente. So, halimbawa kung ikaw ay isang pasyente at ito yung bed sa hospital, kung nadala ka na sa hospital at yung paa mo ang nakagat ng insekto, dapat yung paa mo ay nandito at yung katawan mo, ang iyong puso ay banda rito. Ibig sabihin yung paa na nakagat ay nasa baba at ang puso ay nasa mas maibabaw na parte ng higaan. Pumunta naman tayo sa kagat ng aso o pusa. Anong dapat gawin? Ito yung halimbawa ng kagat ng aso o pusa. Kung may malay ang pasyente o kung gising siya, tanungin kung saang bahagi siya nakagat para mas madaling matunton kung saan ang sugat. Kung walang malay, hanapin ang kagat o bakas ng kagat ng hayop. Pangalawa, linisan ng mabuti ang sugat gamit ang tubig at sabon. Huwag nang lagyan ng garlic o dinikdik na bawang. Nakakasama iyon sa balat. Pangatlo, pigain ang sugat, ito ay dapat ay, pigain ang sugat na mula sa kagat ng aso, pusa o anumang hayop na may rabies. Pigain ito upang lumabas ang rabies at hindi maimpeksyon ang nakagat. Pang-apat, kunin ang pangalan ng may-ari ng alagang hayop na nakagat ng pasyente. Alam mo ba
na kung sino man ang may-ari ng hayop na nakakagat ng tao, may responsibilidad siyang bayaran ang medical bills ng sino mang nakagat ng kanyang pet. Kaya dapat kunin mo ang pangalan ng may-ari ng aso o pusa o anumang hayop na nakakagat. Panglima, kapag mahirap malaman kung saan nagmula ang hayop, ipagbigay alam sa kinauukulan para mahuli at maobserbahan. Bakit pa kailangang hulihin? Kapag unti-unting nanghihina ang hayop na kumagat sa iyo, may malaking tsansa na ikaw rin ay magkakasakit dahil sa kagat ng hayop na ito. Maaaring meron silang rabies or rabies in Bisaya. Kapag ikaw naman ay nakagat ng ahas o may snake bite, ito ang dapat mong gawin. Una, panatiliing nakaupo at iwasang maigalaw ng ang iyong katawan. Pangalawa, gumamit ng kurbata, sinturon, telang mahaba o lubid sa pagtali sa bandang braso o binti na may 4-6 na pulgada sa itaas ng sugat. Kung ito ang iyong arm, hindi ako magaling sa drawing, ito yung kamay. At dito ka banda nakagat ng ahas, dapat mong talian ito ng sinturon o anumang matatawag nating tourniquet para kung anuman ang laso na dala ng snake ay hindi mag-travel papunta sa iyong pulso at mag-spread out sa iyong katawan o kumalat sa iyong katawan. Gamitin ang extractor upang makatanggal o matanggal ang mas maraming kamandag kung may snake bite kit. Bigain ang sugat upang matanggal ang kamandag hanggat makakaya ng biktima. Pagkatapos tanggalin ang kamandag, hugasan ang bahaging nakagat ng ahas ng sabon at maligamgam or warm water. Pumunta naman tayo sa learning task. Ito yung number 1. Basahin ang sumusunod na pangungusap, isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Una, ang mga sumusunod ay mga dapat gawin kapag nakagat ng insekto maliban sa A. Hugasan ng tubig at sabon ang bahagi ng katawan na nakagat ng insekto. B. Lagyan ng yelo o cold compress sa bahaging may kagat upang mapabagal ang pagkalat ng kamandag. Lagyan daw ng ice or cold compress upang hindi kumalat ang poison. C. Paupuin ng tuwid at iyuko ng bahagi paharap ng ang ulo at pisilin ang malambot na bahagi ng ilong sa ibabang bony bridge. Tanggalin ang karayom na iniwan for letter D na iniwan ng bubuyog o ibang insekto sa pamamagitan ng marahang pagkayod sa balat ng kutsilyo, kuko o matalas na bahagi ng isang bagay. 2. Naglalaro si Ryan at Damian. Napansin ni Ryan na nagdurugo ang ilong ni Damian. Ano ang dapat niyang gawin? A. Hahayaan na lamang ito. B. Pisilin ang ilong para hindi lumabas ang dugo. C. Paupuin ng tuwid at iyuko ng bahagi paharap ang ulo at pisilin ang malambot na bahagi ng ilong sa ibabang bony bridge. O D. Wala sa nabanggit. Number 3. Masaya kayong tumutulong na magkapatid sa pagluluto ng inyong ulam sa darating na tanghalian sa hindi inaasahan. Ang kapatid mo ay nasugatan habang naghihiwa ng sangkap na gagamitin para sa ulam. Ano ang pangunahing lunas na maaari mong isagawa upang hindi lumala ang sugat? A. Ibuka ang bibig upang makahinga. B. Masahiin ang namamanhid na kalamnan. C. Lagyan ng malamig na panyo o bimpo o cold compress sa noo at nose bridge. O D. Hugasan gamit ang sabon at tubig at linisin mabuti upang matanggal ang dumi. Kung kailangan mo ng mas maraming oras upang sagutan ang bawat bilang, i-pause mo na ang video dito. At kung naisulat mo na ang iyong sagot, pumunta tayo sa number 4. Papunta ka sa paaralan nang biglang may humahabol na aso sa iyong kaklaseng si Rina. Nakipaghabulan si Rina sa aso kaya sinakmal siya ng aso sa binti. Kinagat siya. Bilang kaklase ni Tina, paano mo siya tutulungan? A. Ibuka ang bibig upang makahinga. B. Kapag nagdurugo ang binti, diinan ang itaas na bahagi ng hita. C. Tanggalin ang karayom sa pamamagitan ng marahang pagkayod sa balat ng kutsilyo, kuko o matalas na bahagi ng hita. Letter D. Linisin ng mabuti ang sugat gamit ang tubig at sabon upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyong dala ng iba pang duming karaniwang namamalagi sa bibig ng hayop.
Number 5, naglalaro kayo ng hide and seek o taguan malapit sa harding, sa harapan ng bahay ng iyong kapitbahay, nang biglang may sumigaw ng aray. Kinagat na pala ng ahas ang iyong kalaro. Alin sa mga sumusunod ang maaari mong ibigay na pangunahing lunas o first aid? A. Ibuka ang bibig upang makahinga. B. Pisilin ang ilong para hindi lumabas ang dugo. C. Pigain ang sugat upang matanggal ang kamandag hanggat makakaya ng biktima. O D. Wala sa nabanggit. I-pause ang video na ito kung kailangan mo pa ng karagdagang oras, at kung hindi naman, ay pumunta tayo sa learning task number 2 na napakadali lamang. Alamin kung anong pinsala o kondisyon ang dapat tapatan ng tinutukoy na pangunahing lunas. Isulat ang titik ng tamang sagot. So, ang isusulat mo lang sa iyong answer sheet are A, B, C, or D. Number 1. Pigain ang sugat upang matanggal ang kamandag hanggat makakaya o makaya ng biktima. Ano ito? Sugat, balingoy-ngoy o nosebleed, C. Kagat ng insekto or insect bite, o letter D. Kagat ng hayop. Number 2, tanggalin ang karayom sa pamamagitan ng marahang pagkayod sa balat ng kutsilyo, kuko o matalas na bahagi ng isang bagay. Number 3, kapag nagdurugo ang binti, diinan ang itaas na bahagi ng hita. 4, lagyan ng malamig na panyo o bimpo, cold compress sa noo at nose bridge. At number 5, ibuka ang bibig upang makahinga. Handa ka na ba upang iwasto ang iyong sagot? Kung hindi pa, pwede mong i-pause ang video na ito. At kung handa ka na, atin nang wastuan ang iyong mga sagot. Number 1. Ang pinag-uusapan sa number 1 ay insekto, at hinahanap natin kung ano ang hindi dapat gawin dahil sa salitang maliban. Ang tamang sagot dito ay letter C. Number 2. Ang pinag-uusapan ay ang pagdurugo ng ilong ni Damian. Ang dapat nating sagot dito ay letter C. Number 3. Ang pinag-uusapan ay ang sugat dahil sa paghihiwa ng sangkap o ingredients para sa ulam, para sa pagkain. Ang tamang sagot ay letter D. Number 4, ang pinag-uusapan naman dito ay kagat ng aso. Ano ang dapat nating gawin? Ito ang dapat nating gawin. Number 5, kagat naman ng ahas ang ating pinag-uusapan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Pwede ba ang letter A? Ang tamang sagot ay letter C. Kung nakuha mo ang lahat ng sagot, bigyan mo ang iyong sarili ng 5 over 5. Sa learning task 2, ito naman ang mga sagot. Pigain ang sugat upang matanggal ang kamandag. Ang tamang sagot ay letter D. Number 2, tanggalin ang karayom. Dahil sa salitang karayom, ang magiging tamang sagot dito ay letter C. Number 3, nagdurugo ang binti. Diinan ang itaas na bahagi ng hita. Ito ay, pero pwede din naman ang sagot dito ay letter D. Depende na lamang. Number 4, lagyan ng malamig na panyo o bimpo o cold compress sa noo at nose bridge. Ang tamang sagot dito ay number 5, ibuka ang bibig upang makahinga.
Ang tamang sagot ay ito na naman ulit. Kung nakuha mo ang mga tamang sagot sa learning task 2, bigyan mo ang iyong sarili ng 5 over 5. Nawa ay may natutunan kayo sa talakayang ito. Ito muli si Teacher Sydney, nahihirapang magsalitang ugat subalit pinagsisikapang i-explain ang health week 7 for quarter 4. Hanggang sa muli at sana ay may natutunan kayo. Do not forget to click like and subscribe.